magandang umaga mga kababayan, no? So nandito pa rin po tayo sa vicinity ng Asiana City. So ito po yung itong mga pusti-pusti ay nilatagan na ng ating mga kababayan na mga manggagawa dito. Puro ang trabaho nila ngayon, puro grouting, no? So puro grouting at next week pa daw babalik sila ng operasyon at ito nga at bibigay lang natin na update sa inyo yung pagkakabit nila ng paglalatagan ng girder. So yan, naka bawat isang poste diyan, so mayroon ng nakalatag diyan na mga yung papatungan ng girder. So yan yung ginagawa nila ngayon. At yung operasyon ng girder lancer, sabi ni Sir Dib, no, na dahil sa COVID ay na-stop yung operasyon ng girder lancer. So ayun naman kay Sir Colmar, no, Colmarks, no, ay next week daw ay balik operasyon mga kababayan. So ayan po yung ating mga nakukuha ng impormasyon sa mga kababayan natin na updated. So magandang umaga po at nag-live po tayo sa mga silent viewers po natin, no. Ay maraming salamat at sa inyong pag-tune in sa ating live kanina. So ito po yung ating so maka-break time sila ngayong araw na ito. Ay ngayong oras na ito, no, break time sila. So nandiyan diyan sa baba yung hindi diyan nakababa yung kanilang yung tadano. So oras po natin, no, 11:30. So ito po yung area. So ito naman, no, yung showroom ng Subaru at dito sa gilid nito, dito dumaan yung mga poste. Ito naman kabila ay yung Singapore School Manila. So maya ito i-update ko sa inyo yung nakalatag na mga girder dyan, no, sa lugar kung saan ay nung bumalik sila ng operasyon ay naka-apat na, no, naka-apat ba yun o lima yung nailatag nila mula nung sila ay bumalik ng bakasyon. So magandang umaga at ito po yung ating mga ina-update ngayon mga kababayan, itong mga posti-posti na dadaanan, no. Ito ay so hindi tayo nagkakamali, nasa 23 girder na lang po ay makakakonekta na sa sa maya McLaren na Redom Torres. So ayan, no, mga kababayan, so nakikita rin ninyo, no, so magmula doon sa maya San Antonio, no, ay Santo Niño. So karamihan na dinanan ng ating mga poste ay itong mga creek na itong estero. So itong mga estero na ito, no, ay pag nag-low tide kagaya nito, low tide ngayon ay wala rin tubig. So pag nag-high tide mamayang hapon ay may tubig to, no, mataas na rin yung tubig dito. So ito rin yung isa sa problema nung nakarang administrasyon, itong right of way na dinaanan ng mga posti na yan. So hindi nila nagawa na ng paraan at maraming salamat, no, sa ating kasalukuyang administrasyon ngayon dahil nga mabilis na resolba yung ganong problema. So ito na at malapit na po matatapos yung itong phase 1. Itong magmula Bacoor hanggang papunta dito sa Lumang LRT sa may Baclaran ay phase 1 po ito, no. At ang phase 2 ay Bacoor papuntang doon na sa Cavite na papuntang doon na sa Cavite City or kung saan abot, ay yun yung phase 2.
So sa susunod na mga araw pag natapos tong paglalatag ng girder, hindi na natin may update yung paglalatag nila ng yung release kasi nasa itaas yan, mga kababayan. So ang may bibigay lang namin na mga update sa inyo na yung mga pagko-construction ng mga istasyon, no? So yan yung maaasahan ninyo na may bibigay namin lagi sa inyo na mga may update yung construction ng mga istasyon. So isa po yung isang istasyon diyan sa lugar diyan sa may harap ng Baclaran Redemptoris, no? At pagtawid, mayroon pong isa dyan na magkakaroon ng isa na istasyon dyan, mga kababayan, no? At sumunod na nasa Mia Road, no? At sumunod ulit sa Mia Road ay nasa Pitex na at doon na sa may San Antonio. So Santo Niño pala, sorry. Ayan po, ito yung so meron po silang konting barracks dito, no? But pwede silang kumain dito, mga kababayan. So ayan po, magandang umaga po at ito po yung ating morning update, no, sa araw na ito. So maraming salamat, no, at sana po ay tuloy-tuloy lang ang inyong update, inyong suporta sa ating mga ina-update na pagbabago. So naway hindi po kayo magsasawa, no, na sumusubaybay sa ating LRT Cavite Extension. At naway ligtas po tayo sa itong kaganapan ng paglubo ng COVID na ito, mga kababayan. At ito nga, at yan ang mainit na araw-araw na balita, itong paglubo ng COVID na ito. So maraming salamat po at saan po ninyo na tuloy-tuloy lang kaming magbibigay ng update kaganapan patungkol dito sa ating LRT Cavite Extension. So ayan, maraming salamat po, mega love shout out po sa lahat ng ating ating mga subscriber at ating mga viewers. So mabuhay po kayong lahat at naway ligtas nitong paglubo ng COVID nito. Salamat po, salamat, bye-bye.